Bistado na si Pangulong Kuting Jr. sa kabila ng tindi ng mga ebidensyang inilalabas ng ilang mambabatas at mga grupo, pinuna ng publiko ang tila patuloy na pagtanggi ng Pangulo sa mga akusasyong ipinupukol laban sa Gania. Lumabas sa mga ebidensyang nagpapakita ng demonis sa buwatan sa pagitan ng ilang matataas na opisyal at ilang miyembro ng kapulisan sa pagpapapasok ng mga iligal na armas sa bansa, bagay na lubos na nagdudulot ng takot at pangamba sa mga mamamayan. Sa gitna ng katiwalian at kaliwatkaan ng mga aligasyon, patuloy pa rin ang pagdedepensa ni Pangulong Kuting sa kanyang administrasyon at sinasabing walang katotohanan ng mga paratang. Sa kabila ng malinaw ng mga ebidensya at mga testimonya mula sa mga saksi, maring itinanggi ni Kuting na may kinalaman siya sa mga operasyon ng pagpapasok ng mga ilegal na armas. Ayon sa mga kritiko, tila isang malaking insulto sa intelligence ng publiko ang patuloy na pagtanggi ng Pangulo sa harap ng mga matitibay na ebidensya. Sa samantala, iniimbisigan na ng Senado ang posibleng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng kapulisan sa kalakaran ng ilegal na armas. Ayon sa ilang senador, isa itong malaking eskandalo na posibleng makasira sa tiwala ng publiko sa kapulisan. Sa ngayon, hinihintay pa ng taong bayan ang magiging resulta ng imbisigasyon at ang mga posibleng hakbang na gagawin upang mapanagot ang mga sangkot sa eskandalong ito. Nanawagan din ng ilang sektor na maging tapat at transparent ang administrasyon sa pagharap sa isyong ito upang maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? We're talking about this political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So anong human rights violation? Papuntayin niyo sa amin. Nandun kami sa brigade, kami ang gugulpi sa kanya. Ganun yung policy ko eh. Kesa yung mabawasan ako ng upper class, that's how I talk to my underclassmen, yung mga upper class na 84, 85. 85, madali. Sinasabi ko sa kanila yung, tatandaan niyo pinirmahan ninyo, sinasabi namin sa inyo noon, huwag kayong pumirma dyan eh. Na yung hazing, anti-hazing na pumipirma kayo, committed kayo by your sense of honor. Nakapaskil ngayon yun hanggang ngayon. Nandun sa may barko sa PMA. Yung may machine gun doon, a little lower. Yung may 777 near the map of the Philippine Republic, nandoon sa barko nakapaskil yung class 85 na commitment as a class that they will eradicate hazing. So many years thereafter, 2019, patay si Dormitorio. 1985, committed, wala nang hazing. O, the failure. So, guilty. Diba? Guilty. 80, lahat kami, guilty. Yun yung ano doon. Hindi ako naiyak sabihin guilty. Eh, totoo naman eh, may namatay nga. Hanggang ngayon eh, may namamatay. Kaya nga, walang hipokrituhan. Totoong may namamatay. Totoo may na-haze. Kaya nga, we better do something about it. Yun yung reaksyon ko. Kaya, something's wrong. We do not... yun na lang eh. Kasi kung you're trying to breed leaders, di ba yung leader na dapat, yung kapitan, yung mismo magiging tinyente, nakita niya, yung tropa, something is wrong. Alam mong nabubugbog to, laging nasa ano to, laging na didinig yung pangalan, na nag-e-echo sa barracks, kasi magkakalapit. Nandun yung ano eh, yung company commander and staff sa ano eh, sa barracks area eh. No? To have some control, ano? The company commander should have issued a hands-off policy muna.
Kasi nakatatlo na siyang, ano eh, no? Excuse me, tatlong ospital na eh. At saka, isa pa, company commander should have this policy na every week, inaano mo yung mga plebo, in-inspection mo. And company commander should have a personal line of communication, personal touch sa kanyang pinakabobo na plebo. Lahat ng plebo. Lahat ng private, kung ikaw nasa field ka na, kahit private yan, may baril yan, lalaban yan. Kinakailangan lang ng guidance. Kaya nga, kinakailangan, the officer has to be informed. The commander needs to be informed. Kaya kinakailangan malaman ko kung ikaw may alipunga ka na, kung ikaw meron kang mamaga na itlog mo, o ikaw hindi ka na makalaban kasi hindi mo type, no? Hindi mo type, o puyat ka, isang linggo ka nakalib, yung pala, kung saan ka nakasawsaw, yun ang ba? Madami kang, ano, ang dami mong ginagawa, yung mga tao mo, dapat alam mo lahat yun. Para pagka kinakailangan kayo lumaban, you can demand from them. And kung alam mong may problema yung tao, pwede mong inform ngayon, kasi you were informed already, you can inform yung susunod sa yung commander, yung battalion commander mo. And that's how it should work. Pero ito, taguan eh. Hindi pwede yun. Taguan? Paano yun? Mamamatay yung tao. Nung case namin, kalimutan ko yung pangalan. Excuse me. Yung plebo, kalimutan ko yung pangalan ng plebo. Nung bumitak dito yung ulo, pinadala ko agad sa ospital, isa pa yun. The brigade commander should have a good rapport dun sa hospital. No? Para kung lahat ng kadeteng pumapasok doon, lalo na ang plebo, lalo na yung first year, pag pumasok dyan, something's wrong. Kaya kinakailangan, pupunta-punta yung command, yung first captain doon para sabihin sa mga doktor, kung gusto mo, ligawan mo pa yung mga nurse doon eh. Wag. Matali ka ng gusto. Ang ano doon, wag. Yung meron kayong communication para malalaman mo. May isang pasa o isang sunog ng sigarilyo sa katawan. Isang gilit, you should know. Ito, wala. O, dragis yan. Ayun, patay. Had it been na yung unang pagkaka-hospital, ayan na. Ano na yun eh, hazing trap na or something's wrong na buzzer. Hands up muna kayo. No, ganun kasimple. Buhay pa yung tao. Tinyente pa rin. Tinyente na ngayon yun. Baka animal talaga. Kaya nga, something's wrong with the system. Something's wrong with the way the system is being implemented. Okay, proven ang academy. Proven ang mga P-Mayor. In fairness, amen to that. Totoo, mga P-Mayor, inaasahan ng taong bayan. Oo, totoo yun. Proven time and again ang mga P-Mayor. Oo. Hands off sa mga P-Mayor. Pero, kung kaya natin improve naman natin. Huwag na tayong tumira sa isang panaginip o sa isang imahinasyon na walang nangyayaring hazing sa PMA. Because yung sistema natin encourages hazing. Tama ba? Oh. Sabi ko nga eh, di ba mas maganda turuan nyo na lang ng ano, ng combative yung tao. Pagkapasok na pagkapasok, nagba-value formation tayo, character ano tayo, di ba? Kung ako pa nga yan eh, superintendent, ano? Kung ako yun, gusto ko malaman ang profile ng bawat isang plebo na ipapasok. 400 na katao yan. Ganong kahirap malaman yun? 400, salang-sala yan. 400 out of 12,000 o 17,000 na kumuha na exam. Tapos 3,000, 5,000 nakapasa. O tapos nun, na-screen hanggang sa pumasa 400. Bago sila dumating sa academy, pwede ba nandun na yung folder ng bawat isa sa academy na una na? Computer. Pinadala lang yung files. High-tech na nga ngayon eh. Di ba? Naka-folder. Tapos nun eh,
mababasa na. Kaya makikita kung sino dito yung pie chart ng bawat class, ng 400 na yon, yung pie chart nila. Ilan dito yung A, B, C, D, E. Sino dito yung laking graduate ng ganitong universities? UP, Ateneo, Lasal, o sa mga provinces. O, ano yung predominance ba? O, bakit? Yun ang makikita kung sino dito yung mga tao na may potential na manghaze. Bakit? Eh, sa mga university galing yung mga hazing eh. Yung mga matitindi ng mga university. Pero yung mga academic na focus na mga university, doon mo makikita naman yung mga tipong magtatap sa academy. Yung mga anak ng mga military, yun yung mga tipong mga siga ito. Yun yung something to beware of. Or mga leader ito. Di ba? So, i-profile nyo na kagad eh. Yung kadete. Plebo, bago palang tumapak sa PMA, alam nyo na eh. Ay, no. Kulang kasi kayo sa imagination. Kulang kayo sa creativity, mga commander. Mga aminin nyo, kulang talaga kayo. No? Sinasabi ko na nga eh, gawin nyo. No? I-profile nyo para alam nyo kagad dito yung ano. And then, makuha nyo kagad yung kilite. And then, right there. Ba't ko gagawin yon, no, kung sa akin? Kasi right there, alam ko na kagad. Ang requirement ko sa mga tauhan ko, sa mga staff ko, gusto kong malaman, give me a word, or a few, or five words, kung ano yung weakness nitong klase na to. Yun yung babanatan ko. Oh, physically, bigyan nyo ako. Okay. O, tiyana, ilan yung pumasa sa 100 meter dash? Anong percentile nung klase? Matutuloy tumakbo. At saka ilan yung nakakuha ng push-up, sit-ups, etc., etc. Medically, ito yung profile ng klase. Kutsa, okay naman pala lahat. Ha. Lahat clean bill of health. So, wala akong problema. No? So, ba't may mamamatay? Diba? Kasi nga, may mga commander na kulang sa imagination. Sorry, pero kulang sa character, no? So sad, pero yun totoo, reality, no? So, yung kinakailangan ganun, focus kayo sa ginagawa ng tao. Para hindi siya magmumukhang siga, kawawa, kasi kung ano yung kulang nung class na yan, na paparating sa academy, you can address it right away. Alam mo yung makeup eh. Psychological ek-ek niya, profile ng buong klase at ng bawat isa. And then you can lump them together or you can segregate them depende do sa design ninyo, and then you can harp on kung saan sila mahina. And then i-ano mo kagad. Because you want to create upperclassmen from this batch. Upperclassmen who will be responsible enough dun sa susunod na mga batch ng plebo para continuously mawala na yung hazing na yan, mawala na yung ano na yan. And then, pagdating naman nila sa field, performer naman. No? Pwedeng wala namang hazing eh, pero performer sa field. Ang mahirap na binugbog mo ng binugbog, pagdating sa field, iyak-iyak din pala. Oh. Cowardice din pala. O, paano na? Kaya nga, may something's wrong really dun sa sistema. Pag-usapan ninyo maigi para hindi na maulit. Okay. So, guilty tayong lahat. Guilty gobyerno, guilty ang AFP, hindi na naayos, and then parang nobody wants to change the setup. Sabi nga na isa, if it is not broke, if it ain't broke, why fix it? So, yun yung utak ng mga iba na air. Okay. So, ano pa? So, si Imperial, Lumbag, at si Tadena, sayang, ano? Graduate na sana.
Oh. Biktima rin tong mga to eh. So, failure yung academy, di ba? Pumasok yan sa academy and I assume na they were raised by their family not to kill people. Pagpasok nila sa academy, they killed someone. So, how can you address that? Ano? Wala pa rin problema? Galing niya sa pamilya, iba't ibang pamilya. Kayo mga magulang, padadala niyo yung anak ninyo. On the vision na yung anak mo magiging kadete, gagraduate, malalampasan niya yung dangers, kasama yan sa pagkasundalo, and then one day, maging general siya. Wow, ang gandang buhay. And then probably senator siya, kagaya nila Bato, etc. Wow, ang gandang buhay. Tapos, only to find out, tatawagan ka, ma'am, patay na po anak niyo. Puta, hanip yun. Ang masama nito, cavalier pa yung tatay. Nung panahon namin, pagka cavalier yung tatay mo, medyo, well, anyway, swerte-swerte ka. Kasi ingat-ingatan ka pa nga eh. Ingat-ingatan ka. Pero may nangyayari rin nung ano, panahon namin na pagka magan yung tatay, magan sila doon sa anak. O magan yung core doon sa kapatid. Natatandaan ko yung kay, ano eh, kay Berdote. Berdote na Delta, no? Magan-magan nung kapatid niya. Pumasok yung Berdote na plebo. Ay, nako. Wala, talagang pinaloob ng buong core. Kaya nga, hazing trap yun eh. And I was so worried about that, no? I mean, monitor ko lagi yun. Okay. Nag-resign yung tao eh. May mga ano eh, no? Shortcomings. Lahat ng pumasok sa PMA, may ambition yung tao to be part of the long gray line. Or may ambition siya na makapag-serve sa bansa natin at makatulong sa kanyang pamilya. So why will the academy allow, kasi nangyari eh, why will the academy allow na yung tao mamatay, masara yung panaginip niya? Yeah, something is wrong, di ba? Hindi tama yun. Kaya nga, tama lang yung ano, yung guilty verdict. It should not be a battle cry, yung no to hazing, not just a battle cry. It should be a policy, no? Yung sinasabi na battle cry ni Omet, alam kong ibig mo sabihin, it should be a policy of the Commander-in-Chief, followed by DND, no, SND, Chief of Staff, down the line, Area Command, PMA, then Commandant, TACO, etc. Sabi ko nga eh, how can you stop hazing? Sabihan niyo yung mga plebo, pagka kayo binugbog, bugbogin niyo rin, no, not kayo, kuyugin niyo yung upper class, no. Kasi, sa tingin niyo ba yung upper class, pagka ikaw, tinyente ka na, bugbugin mo yung tao mo, hindi ka barilin ng tao mo sa laban. Kaya kinakailangan may training din. Habang tinetrain mo yung plebo, natetrain din yung upper class. How to become leaders of men, not hazers of men. No? Kaya may failure sa academy. Pinupuntirya masyadong plebo, pero nakakalimutan yung development ng upper class. Such that nga, sinasabi ko kanina pa na kung meron ka nakikitang may mali na, you should be responsible enough, kayo sa chain of command, kayong mga upper class, starting from the body, kasi may body system, wala mo nang gagalaw dito. Recommend strongly sa squad leader, sir. Wala mo nang gagalaw, i-announce nyo, sir. Tapos platoon leader, diretsong ganun ba? Then you are encouraging the system na ganun, will encourage na
makapagsalita ang isang junior sa isang senior. Hindi, ganun-ganun na, bulol-bulol, may problem, may statement, sir, may ganun-ganun. Pucha, gaganun-ganun ka sa field, pucha. Ano yung grid coordinate? Ibigay mo yung grid coordinate, nasa kayo? Hindi na mama. Tinatumahan kami rito, sir, patay na tatlo, etc. Sir, wala na kami yung bala, etc. Sinabi, nasabi na nga nasaan yung grid coordinate. Wala kaming mapa, sir. Puta, patay kayo, patay. So, kinakailangan na tetrain din yung bawat class. Third class, second class, first class. Pagdating mo ng first class, you should be ready. Pag sampa na pagkasampa mo sa first class, dapat ready ka nang umawak ng tropa. Kaya nga nung kami, sinabi ko sa STO class 71 kay Nelson Eslau, no? Snappy na ano namin, na senior tactical officer. Snappy talaga yun, snappy. Kasi nakikinig yun eh. Air Force yun, pero commander yun. Commander yun. Talo pa nun yung army. Ay ko, sir, permission to make statement, sir. What? What is your statement? Sir, may I request that we be treated as officers already. In 6 months' time, no, in a few months' time, we will be donning the rank of second lieutenant and we will be leading men in combat. Now, the way you're treating us here in the academy, para kaming kadete pa rin, para kaming ano, I would request, sir, bigyan nyo kami ng responsibility na tayuan namin to, na gamitin nyo kami, na kung anong gusto nyong mangyari, sabihin nyo lang sa amin, kasi ini-imagine namin kayo yung mga batalyong commander namin at kami yung mga company commander para ma-implement namin yung cadet corps. For example, sir, linya sa parada, yun, napakasimple. Kami ang nabahala doon. Ayusin namin, sir, yung standard ng pagparada. Oh, yung delinquency reports, etc. Conduct, mga ganun-ganun, etc. Academics. Kami nang bahala doon. Pero pagka tinrato nyo kami na kami, para kami mga, ano sir, mga ano ninyo, mga plebo, ang dating, wala kaming responsibilidad, treat nyo kami na parang tinyente na, sir. Pumayag. Kami na nag-i-inspect during SI. Saan ka nakakita nung? First class, ha? Nag-i-inspect during SI. Hanep, ano? Yung mga tako, pabula-bula lang yung mga tako dun. No? Except for some magan who would insist na sila mag-inspect. Pero, okay lang yun. Option nila yun, eh. Pero yung sa amin, first class, nag-i-inspect ng SI. No? During SI, kami na lahat. Tapos, gawa ka ng delinquency report. Oh, you see? So, pwede mong bigyan kasi ng responsibility yung tao. Yun yung part ng training. Para pagdating mo ng... Kaya galing ng 83 eh. Kaya matikas ang 83. Kaya pinakamaraming general ang 83. Kasi may tamang ginawa sa amin. Ay, nako. Okay, ganun. Ganun yung ano dating. So, sayang nga si Cavalier Dormitorio, si General na for that matter, gamitin yung General na Dormitorio. Yung feeling of guilt niya as a father, kasi nga, kung hindi niya parang pinayagan o na-encourage pa siguro yung anak niya na sumunod sa kanya, footsteps, SF to, kagaya ni ano, Metran, no? Tsaka ni General Samonte, SF, Special Forces Train. At yung mga veterano to, mga tao rin ni, ano, Batang Kanyeso rin to eh. So, ala, rito yung letter niya sa isang vlog na mas maikli. Yes, that feeling of guilt, sabi ng asawa. And I am so sad na hindi niya nabutan yung guilty verdict, hindi niya nabutan. Well, anyway, at least magkasama na yung mag-ama at nanonood
nanonood. Oy, may FGF na dyan sa langit. Oh, meron ng FGF dyan sa langit. Oy, paki... Sir, paki... Ano nga, yung ano natin dyan. Yung mga... Makapi-kapi, no? Pag kami namatay na FGF, diretso dyan. Excuse me. So, ano pang gusto ko sabihin? Okay. 3 million na ano, no? Plus 150,000, okay lang yan. Pero hindi kaya nung bayaran yung buhay ng tao. At hindi nung kaya bayaran yung guilt feeling na nangyari doon sa tatay at nakadali ng buhay yun. Natake nga sa puso eh, no? Nakadali ng buhay yun dahil sa yung sama ng loob ba. It cripples your heart, no? It cripples your heart. Kaya... Buti na lang na ganun yung desisyon ni Judge Gagay. No, thank you. At tayong mga buhay, tayong mga P-Mayor, tayong mga P-Mayor with the right mind. Tama na yung ano, plastic. Diyan, lahat naman tayo na haze eh. O lahat tayo ng haze, no? Iba-iba tayo. Pero there's got to be something done dun sa curriculum ng academy. I know na yung gusto ninyo na if it ain't broke, don't fix it. Pero, who's saying it's broke? What I'm saying is, improve on it. Diba? Di ko naman sinasabi na yung pangit yung sistema natin. Something is wrong. Ayusin natin. No? Let's improve on it. Such that we will graduate the best of the best leaders of men na kahit saan mo hirap, kay sakuna, kay gera, kay anong ano, o sa politika, incorruptible, ito yung gusto mo mangyari, yung lalabas dyan sa production line natin. Honorable, matapang, loyal sa bayan, hindi loyal sa isang tao, na kayang dumisisyon, na kayang mag-lead ng mga tao. Yun yung gusto natin, na hindi masisilaw sa pera. Bayaran ka ng 100 million, ah, kahon. Bayaran ka ng 1 billion, kahon. Oh, bayaran ka ng 1 trillion, kahon. Yung ganon ba? Wahanip yun, ano? Hanip. Yung mga ganong klaseng official ang kailangan natin. Pero, there's got to be a better way of doing it. Hindi yung ganito. May mamamatay, tapos na, ano, yung... Tapos nung iyakan dus, ganun pa rin. Deny. Tsaka meron pang ganun, ha? Alam ko, academy, ha? Nagtago pa kayo, ha? May mga patay, ha? Tinago nyo pa sa public, ha? Alam ko, ha? May mga... Taga dyan din sa loba nagsasabi, eh. No, sa civilian sinasabi. Kaya... verify pa. Pero yun yung... inyong kwento, may nakaburol, namatay, sinasabi, nagkasakit, pero actually, nabugbog, tinago sa media, para silent lang, and then, ikaw magulang, makatanggap ka lang, patay na yung anak mo, di ba nakakainis yun? Pwede namang ingatan yung buhay ng tao, eh, no? So, yun yung, ano, masama. Again, ang taong bayan nag-aalo sa ni
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!